Kaya kagising ko lang. Good morning, guys. Bonjour, no? Pakailang vlog na natin to. So, meron tayong Paris, Amsterdam, Venice. And today, we're going to... Clu, may Jollibee. Si Claudine Barreto. Ayun. Clu, maraming pinag doon. Today, we're going to Milan for Milan Fashion Week. So, thank... Paano pag na-invite ka sa Fashion Week? Kaya mo? Go. Sama ka. Eh, ano ba baggage allowance pag gano'n? Dadagdag tayo. Yung baggage nga natin ngayon na summer trip, walang pang Fashion Week. Totoo, wala kang magkita dito na may malalaking maleta. Paano yung nagagawa yun? Eh, mga binalik ko palang shoes. Kalahati yun ng maleta. So, today is another transit day. We're still here in Venice. Ang cool, papakita ko sa inyo yung map ng Venice. Parang siyang maliit na isla. Tapos may yung train naka-attach. Papunta sa ibang ano, city. Ang galing. So, dadaan ba tayo sa tubig? Parang, nakita ba yung tsura? Hindi, yung itsura ng train. Nakita mo? Mamaya, pakita ko sa'yo. So, I'm excited to see it. Actually, malapit lang naman siya dito. Kasi maliit lang naman yung Venice. Very walkable. Pero, since walkable nga siya, walk lang talaga. Walang option na mag-car, walang car seat, kahit bike. So, the only way for you to go there, pag mga medyo malayo, is through a water bus or a water taxi. Before, we would always take the water bus. Pero this time, parang for the convenience and also maulan ngayon. We're just gonna take a water taxi. Mas cheaper siya comparing it dun sa galing kami sa airport. So ito, parang same island lang naman. Iikutan lang namin siya. Pero we still have to bring our luggage dun sa port. Buti na lang wala. Ay, hindi pala port. Basta kung saan nakaabang yung mga water taxi. So we'll just enjoy our breakfast and I'll see you in Milan or sa train station. See you! Uber na lang kami. Ayan, nabuksa mo na. Ciao, Bella! Guys, I love my new bangles. Ito yung bike lock na ginamit ko. So, habang tulog ako kanina, nakalock to sa bag ko, backpack, ay, talaga? At dalawang luggage. Wow. Talaga. Tapos na-feel ko nagising ako kasi yung luggage ko nagsaslide na sa left, dun sa katabi ko. Pag-gewang-gewang yung train. But we're finally here in Milan. It took us 4 hours to get here via train. We booked our train tickets via Klook. Thank you, Klook. Yeah, via our Urail Italy Pass. Yun yung tawag sa kanya. So technically, pwede ka mamili dun sa Klook app kung ilang days, travel days ang kukunin mo. So as for us, we still have 2 train rides to go. So ang pinili namin is 4-day pass. Yung tatlo na pre-book na namin, yung isa, baka mag-Cinque Terre kami or Lake Como, let's see. But after nyo siya i-book sa Klook, i-redirect kayo sa Urail na app, di ba? Yes. So now we're here in Milan. Kawawa yung karap ko sa train na nakawan siya sa room. American siya. Tapos, so kailangan niya daw pumunta sa embassy para mag-file ng report. Tapos pagdating niya daw sa embassy, sobrang daming taong nananakawan. Shucks. So pag nag-Europe kayo, be vigilant at dapat ano kayo, alert at dapat maangas kayo. Pakita nyo na Pinoy tayo. Okay, so now we're checked in here in our Airbnb. Very nice. Ibang-iba dun sa Venice Airbnb namin. This one is more modern. White na white. At merong pendulum swing. Ayan, para makatulog ka. Sa gabi, ayan. Pag nahirapan ka makatulog. This is our bathroom. Uso pala dito yung ganyan, no? Yung magkatabi. So, dito ako mag-judge. So, what if wala palang butas? Hindi, ano yan, panghugas. And then, there's some artwork by Picasso. Grabe na may host natin na afford si Picasso. Meron tayo. Guess the animal. Animal 1. Animal 2. And animal 3. Comment down below your answers.
Meron tayong TV. Nakaano naman yung TV na to, yung placement. Para naka-confine. Lahat nahihira ko doon sa pendulum. Ay, sorry. Stop ko na yung pendulum. O, di ba? Effective. Dahil na pendulum swing. Sorry sa tripod ko. Laki, ha? This is our full-length mirror. We have a closet here. With hangers, may sampayan. Ay, may sampayan. Labo. Okay. What if mag-ano ko, maglaba? May kabayo. Tapos meron tayong area dyan. Iwan natin yung mga shoes dyan sa ilalim. Para pagdating natin, dito tayo mag-aayos. Magsasuot ng sapatos. We also have a desk here. This is our kitchen. Okay naman siya. Decent yung size niya. Oh. Sorry, dude. We have here our fridge. Induction cooker. Pwede pa magluto. At andito pa rin ang aking instant noodles. Ay, meron din microwave. Oh, shit! And wine glass. By the way, we're here sa third floor. Ano siya? Para siyang modern na apartment slash condominium. May elevator. And it's only a 14-minute walk away to the Duomo. So, maglalakad na lang tayo. Maganda yung location niya. So, let's go! Pagbaba namin, may ano, convenience store. May mga salami. Palm Local. Love, pag-scooter tayo. Okay, meron tayong plano. But now we're just gonna take a leisure walk. Akala ko ba hindi? Gusto mo yung mag-Jollibee. Ay, ako pala mag-Jollibee tayo. Jollibee. Kita-kits mga Pinoy. Wala pa ata kaming 10 minutes naglalakad, no? Nakita na namin yung likod ng Duomo. So, ang ganda ng location namin. Hindi siya ganun kainit, I must say. Ang long sleeves mga ako. Yun na siya! Gusto Duomo! Parang ginagawa siya. Chen, tumama ako, tara na. Hey, let's go! Mukha kami si Amoy. Guys, puro kabayan. Hello mga kabayan. So modern mo. Teki. Should we try the spaghetti? Yes, of course. Love your chicken bowl of rice. Ooh. Asian rice bowl. Wow, may Asian rice bowl. Burgers. Burgers. Jolly burger. Magpa-burger din tayo? Yum burger. Oh my gosh, jolly hot dog. Classics. Ayan, spaghetti. Burger stick. Kung ano. Isa lang. Mag-share tayo. Chicken gravy. Social yung mga ano, asos ha. Yung sriracha, sweet chili. Ay, hindi mag-extra share tayo. Ay, cream, ano, gravy. Para magsama ng gravy, ano? Bawasan ko. 4 pieces, right? Extra large, thank you. Total. 30 euro, mga 1.8 pesos. We got our rice, gravy, may mga sauce tayo, peach mango pie. Spaghetti. Oh! Sawi! Yeah, libre! Ako? Oh, we got our chicken joy. Mahalang extra gravy. Ano ba? Spaghetti. Thank you po. Ayan naman, ito din yung gravy. 6-liter kabaya. Same naman, iba lang yung gravy. Also got gravy na extra large. Ay, it was very cool! Reunion pala ito, ng mga gisado pa. Thank you. Thank you. Super busog. Pero nakakamiss yung Jollibee, ha? I love it. Bukas ala? One lang. One at a time. And it was so nice to meet our, ano, Bisado and Angelic fam. Okay, Angelic. Gusto ko yung Angelic. Manto fam. Okay, sana tayo ngayon. Shopping na. Let's start. Pa ba? It's time to burn the calories.
Gelato every night. Buongiorno! It's day 10 here in Europe. And our second day in Milan. Actually, our first full day, right? Yeah. And I feel like this is the part of the trip na kahit anong tulog namin, grabe na yung eye bugs ko, lumalabas na yung pimple ko. Happy pa naman ako na ang tagal nung streak na wala akong tigyawat. Pero ngayon, maybe it's the water here. Feeling? Nakatawa yung tigyawat. Bakit? Ano ba na? Narinig yun. Kasi hindi lagi ba tigyawat tawag nyo? Tama naman. Lagi po wala sinasabi, kasing tigyawat. Pimple. I just got a zit. Hey! Hey. Tigyawat yan. Minsan nga may nanap eh. Yuck! May isa pa ako namimiss na term. Ano? Nick-nick mo. Shut up. Nambunan pa kaya ng mga Gen Z pag naiinis kayo sa isang tao. Nick-nick mo! Anyway, guys, ano ba ginagawa sa Milan? Parang pag naka-isang araw ka na, actually naka-half day na nga kami kapo. Parang wala na kayo magawa. Nakita ka na yung domo, okay na. Nakita namin yung domo, okay. Tapos yung Galleria, Emmanuel Galleria Vittorio Cruz III. Ay, hindi pala. Pero nasaraduhan na rin kami ng mga mall. 5 na kasi tayo nakalabas. Yeah, medyo late na rin kami nakalabas kagabi. Ay, bakit? Inuna kasi ang Jollibee. Diyos ko, nanggigil kami sa Jollibee. Alam niyo yung parang kain na. Nakayuko na ako, nakain ako ganun. Kahit may mga nag-a-approach na Gisado fam, parang na-feel nila na gutom ako. Ah, papapicture na ako later ah. Parang, grabe yung kain niya, yung parang tumatulo pa yung gravy. But anyway, today we're gonna go to the biggest Starbucks roastery here. Wow, Starbucks! Wow, amazing! Mga excited ka. Pero maganda talaga, I went there before. Sobrang na-amaze ako. And then, we're gonna go up and go inside the Duomo. We got tickets via Cloak. Yung mga third wave coffee shops na gusto namin puntahan ay sarado lahat. As in, lahat nung nakasave sa amin ay sarado. Kasi meron nga sila dito na tinatawag na Fabregosto. Ha? Mali! The confidence. Confidence. Fabregosto. Ferragosto. Ah, Ferragosto. Actually, kanina nga bago ako mag-film, sabi ko, love, okay lang ba yung mga Gisado fam? Kasi feeling ko wala silang mapupulot sa mga vlog ko. Puro ganda lang. Wala. Puro aesthetic lang kasi di rin talaga ako nagvo-vlog ng mga guys, ito yung sasakyan yung train station from here to here, ito yung pupuntahan nyo, ito yung ticket price, ito yung stay. Hindi ko na siya vina-vlog kasi may babantay kami ng mali. Oh, I feel like vacation na rin siya for me, although I would very much love to do that, kaya lang binabantay ako talaga yung bag kasi natroma nga ako sa last Euro trip ko na habang nagvo-vlog ako, dun ako nanakawan ng passport, hard drive, laptop, wallet na may cash. So ngayon wala na rin ako masyadong dalang cash. Lahat talaga, ang natira lang sa akin ay 2 euros. So sabi ko, afternoon. Focus na talaga, be in the moment, be vigilant, be present. Yun, but let me know. Actually, wag na. Mag-google na lang kayo. Or manood kayo mga travel vlogs. Kumuha na lang kayo ng mga fit inspos. Feeling. Pupunta natin ngayon. Ah, pupunta tayo sa Mercato Central. Lalaps na lang tayo. The vintage stores also are closed, no? Well, let's check. Baka meron namang ibang mga open dyan. Pero yun nga, pag August 15 onwards, nagbabakasyon ang mga Italiano. Pupunta sila sa beach. Pupunta sila sa ibang city, town. Sila ay nagbabakasyon talaga. So, paano naman kami mga bakasyonista? Saan kami pupunta? So, yun lang. Wait lang, sakit na yung tiyan ko. Oh, okay, bye. Ay, sorry. Kompleto kasi ang aking tulog. Kulit ng elevator na lang dito, guys. So, parang sauna. Oh, guys, sorry. I'm not the best travel vlogger. But vlogging is the name of the game. And I'm here for the entertain. Ay, saan mo na? Vlogging is the name of the game. And this is for the entertain. Because the money will return. But I will never be in this place again. Buongiorno, Milano. Tastes like chili. Guys, alam nyo ba kagabi nanuyo yung mga lalamunan namin kasi sarado lahat. So, pati yung grocery. Sasabi namin, uuwi kami ng maaga today before mag-9. Nang makabili ng tubig. Bila na kami sa Duomo, kinuha namin is yung 9 a.m. timed entry. Yun ay earliest. And also, pag mga ganito, dapat di naka-sure. Eh, so, pwede ba siya? Yan malalaman natin. Baka pag summer iba. Ayan, si Bebo naka-blazer, dapat may sleeves. Mm-mm. And, ayan, binok namin to sa Cloak, 10 euros. So, use my code.
This is my code. Guys, ang nabook pala namin is yung church and museum. Wala kaming access dun sa roof deck. So yung mga mag-roof deck, pwede mag-shorts, sleeveless. Ayan sila ate. Nagbibihis na ng pantalon. Kung sa church ka lang. So dito pala yung ticket namin. So dito siya sa main entrance. Fifth largest na Christian church in the world. Tapos hindi pa rin pala ito tapos. Meron daw ano dito, red light bulb sa taas. Tapos allegedly, nandun daw yung isa sa mga pako na ginamit kay Jesus. Tapos parang meron silang ceremony na kinukuha daw yun. Papalap every Saturday nearing September 14. Kinukuha nila yung nail. Ayun ata eh, ito yung red light bulb eh. Ayun ah. Taking your pictures there in front of the Duomo? No, no, no. Come here. Look for the stairs and the two museums and stay here. And now you have a picture of the Duomo without the crowd. But the catch is there's a construction. Guys, we just came from Museo del Duomo. Kasama yun sa tickets namin from Cloak. Ganda. Super ma-appreciate mo siya. Makita mo yung mga sculptures, yung mga frames, kung paano ginawa yung mga sculptures, yung ibang mga remnants or mga... Help me out here. Tama naman yung remnants kasi may mga bombing daw dito. Yun na lang yung natitirang artifact. Tsaka yung mga ano, suggested facade designs ng Duomo. Yeah, mas ma-appreciate mo yung Duomo and yung architecture dati in general. So, we love some culture here in this vlog. But now, let's go to Prada. Hello? Kasi diba dito yung ano first store yeah. ng Prada. Naalala ko last time I went here, bumili ako ng Prada bag na budol ako ng friend kong si Renee. Nung time, hindi talaga bumili ng mga luxury. At ngayon, tinatry ko pa rin ibenta yung bag na binili kong yun. So, please, bilhin nyo na yung bag na yun para mabawi kay ginaso sa trip na to. Guys, false alarm. We're going to Starbucks instead. Kasi yun talaga yung first stop namin talaga. Kaya lang 9 a.m. yung Duomo namin. So, coffee muna tayo. Tsaka, guys, wala pa kaming tubig. Since last night, yung esophagus namin gano'n na. Kanina ba gumagano? Yung mga hininga namin, amoy ano na. Amoy na Paris. Guys, hanapin natin yung bull. Ayun na. Ikot ka daw 3 times para 3 years of good luck. Uy, may dance showdown. Ako next, ako next. Ayun, balik na 3 years pa na. I'm choosing between this black Fendi na swim shorts or this classic brown one. Para maganda to kasi hindi masyado sumisigaw. Although, ayoko masyadong nagsusuot ng itim pag nagsiswimming or sa beach. Pwede siyang backpack or ganyan. Cool! Bless you! Try ko yung size 48 tsaka 50 pero mas kasya sa akin yung 50 and parang mas gusto ko na yung brown. Sabi ko pa naman ayoko yung brown kasi parang sumisigaw pero nung tinry ko tong black, iba yung brown eh. Okay. It will be fine. Okay. Yeah. You can go there and to take for Lake Como. Okay. It will be easy and fast of course. Okay. Guys, alam nyo ba, maraming mga Italian brands dito like Prada, Gucci,
Miu Miu, Bottega Veneta, Fendi, lahat yan ay Italian brand. So pag nasa Italy kayo, take advantage na dito kayo bumili. Actually, kahit saan naman sa Europe, pare-pareho lang naman yung presyo niyan. Pero kung ano kayo, nostalgic. So yun ang experience or gusto yung maging sentimental, dito kayo bumili. Hinahanap ko word sentimental. So, ayan, like itong Prada, yan ang first store dito. Sa Italy ba? Guys, super late lunch dito sa Osteria da Fortuna. Sikat na sikat tong place na to. And pa-dinner na pala. 5 PM. And parang very local siya. Local slash tourist. Pinagalitan pa kami kasi inuna namin orderin yung mains namin, yung pasta. Oh, when you order, you have to order the appetizer first. Kasi kailangan niya daw burahin lahat sa ano. Well, dito medyo ano naman sila, prangka. So, nasa culture naman nila. So, nag-order ako ng Fanta. This is an Italian restaurant. Why will you order Fanta? So, napaano ko? Aperol Spritz. Hugo Spritz. Gusto ko sana itry. For our appetizer, we got caprese. I got my carbonara. Mukhang legit to. Actually, legit naman talaga siya. Ano sa'yo? Same lang. Same lang. Iba lang yung type of noodles. Yummy. Tsaka, itong pasta nila, they make it from scratch. Ako ay nahihilo. Guys, we got tiramisu. Tiramisu. Echamese. Sorry for doubting you, kuya. Ito na ito yung pinakamasarap na tulog ni Rabo. Ay, mas masarap na. Guys, ang sarap ng nakainan namin. Pwedeng lumaban sa aming, ano ba ang so far masarap nating kinainan? Sa buong trip, hindi, hirap i-compare. Pero, isa to sa best meals namin. At salamat dun sa server na pinush niya yung tiramisu. Kasi skeptical ako, sabi ko, really? Is it yummy? Sabi niya, trust me. Yun ang pinakamasarap na tiramisu na. Correct, sarap. And now, Borlogs na. Joke. Mag-explore pa tayo ng Milan. Yung boses ko parang busog na, no? So, let's go back. Saan tayo punta ulit? Sa shopping street. Yay! Guys, nagtaram na lang kami. Pero hindi pala kami pupunta sa Starbucks. Bago-bago. Sorry ha. Sorry yung gulo. We're just gonna go to a coffee shop na open. May open ha. Coffee shop daw dito. So, if you plan on taking the tram here, pwede nyo gamitin yung debit or credit card nyo. Hindi nyo kailangan ng parang mga Navigo Pass or mga stored value card. Pwede nyo na lang i-tap yun. Okay, so we're here at Monte Napoleone, one of the shopping streets also dito sa Milan. Marami rin mga flagship stores na nandito. Yeah. Makita ka nang nabili? Oh, she be ballin'. Libre mo naman ako. Guys, grabe na sakali Crisolo, go. Bili tayo ng ano? Vegan empanada? Sige, dog. I miss it. Guys, we just saw the biggest Acne Studios. I thought the biggest here. Acne. Pakiputok nga yung acne ko. Ayan, oh. Yay! Grabe, may ano dito. May bodybuilder. Bro, anong ano yan? Oh, deadlift to, oh, deadlift to. Oh. Sikipan mo pa kasi, ano eh. Ano ba? Natatawa sila sa'yo. Protection. Protection yan eh. Oh, yan. Oh. Look
pinark ko lang yung kotse ko. Kunin ko later. Sa mga nagpipicture, go lang. Balik ako. Next stop natin is Starbucks. Ito yung roastery. Ito yung biggest. Biggest ba in Europe? Yan siya. Let's go. Kailangan mo ng kape ah. Matry natin itong drink na in order ko. May ano, may olive oil. Very Italian. Ay, yung oil sa ilalim mo. Oh. Canola oil. Ay, masarap. Tinapay na may oil. Nag-ais Amerikano na lang ako. Wait, pa? Try mo. Na-mix ko na yun, ah. Oh. Yeah, show her the Instagram. Para matchi mo po tayo. Yeah. Hey, David. Yeah, we're always watching your vlog. Yeah. You're from here, po? No. We're from Ireland. Oh, wow. You're just visiting also. Yeah. Yeah. Oh, guys, time check. It is almost 10 a.m. Nagagising ko lang. Good morning, my love. What time did you sleep? 3 a.m. What? Yeah, yesterday, sabi namin, uwi tayo maaga. Although, uwi tayo mga 10 p.m. na rin. Kasi, syempre, inahabot tayo ng mga deadlines natin. But, I was able to do my work naman. Si Bebo rin natapos niya. I had to redo my voiceovers thrice. Kasi sabi ni client, kulang daw ng energy. So, sabi ko, sorry po, I was jet lagged. Feeling. Ang feeling. But today, we're supposed to do a day trip sa Lake Como. We've been choosing kung Lake Como or Cinque Terre. Kaya lang... Cinque Terre talaga ba sa... Cinque Terre? Kami. Cinque Terre or Cinque Terre is like 3 hours away from Milan. Ang Lake Como naman ay I think 30 to 40 minutes by train lang. Pero nung mga may nakausap kami mga Italian kahapon, parang sabi nila, hindi nila marerecommend kasi... Sobrang daming tao. Pati yung mga locals ay nandun. Tapos meron din kaming na-meet na Pinoy kahapon sa Vivian Westwood na store. Sabi ko, okay ba pumuntang Lake Como? Sabi niya, oh, okay naman, maganda. Yung mga Italians, mahilig sila sa mga gandang views sa mga lakes. Sabi ko, tayo mga Pinoy, parang Tagaytay lang ba para sa atin? Sabi niya, oo daw. Sabi ko, instead na mag-sightseeing tayo ngayon, let's just take it slow and rest and go to Mercato Central. Iba ba to sa Mercato sa Pinas? Sa Mercato sa Pinas, 40 pesos yung ano eh. Isang stick ng isaw eh. Tignan natin dito. But I'm excited to try the food there. And also, we're going to Bar Luz. Bar Luz! Luz! I think ang nag-design nito is si Wes Anderson. Fundacion de Prada. So, mag-ready lang ako. And I'll show you guys what I got yesterday. Also, ito pala yung view namin from our apartment. Talker ko naman dito. Pero kahapon, puro matatanda yan. So, nag-argue kami ni Bebo. Ano ba yan? Home for the aged? Or public school? Kasi parang mga faculty. Eh, yung teacher sa CB ko. Ito, itong nasa kanan yung teacher sa Hele. Ito sa homeroom class. Yan, siya yan. So, ano kayang baon nila? Cheese pimiento? O hotdog na pink yung kanin? Ano ba sinasabi? Okay, sige. Bye. Hi guys, we're back. Bumaba lang kami to get our coffee and some bread. Croissant crema. Si Bebo ay croissant Nutella. So, I think we only have an hour here bago kami umalis at pumunta sa Milano Central. Doon kami sasakay ng train papunta sa next stop natin. Ay, sakit ng tiyan ko. Wait lang.
Guys, I wanted to quickly show you what I purchased yesterday. Sobrang happy ako kasi meron akong wish list. Pakita natin dito yung wish list ko. So, prior to my trip sa Europe, meron akong mga sinave na mga images sa mga favorite brands ko. Sabi ko, tingnan natin kung meron tayong makitang ganito sa Europe. No pressure, pero ito na. Nakuha ko na yung not one, but two from my wish list. Medyo nawalan na ako ng gana. What? Attitude. Nawalan na ako ng hope kasi nung nag-Paris kami sa Acne Studios, sold out na yung classic na loafers. Alam niyo yung loafers na suot ko everyday sa Paris, yung red. So, meron tayo na hanap. Dito pa talaga sa Milan. They have a super nice store here. So, pag nag-Milan kayo, please do visit it. Although, Acne Studios is not an Italian brand. It's actually from Sweden. So, it comes with a dust bag. Dalawa siya. So, when you pack it, pwede siyang separate. So, mas makakasave kayo sa space. So, we got a pair of classic loafers in leather. Gustong-gusto ko siya kasi ang comfy niya. Siyempre, na-test natin dun sa cherry red kong pair. So, you have the Acne Studios initials here. And what I like about it is yung gilid niya. Ayun, yung parang siyang stenapler. Parang lukot-lukot yun dito niya. So, I don't mind if I get crease on them or malaspag siya. Okay lang sa akin. Tinagalog na lang. And here it is. Although, syempre mas mahal siya. Kasi nabili kong red. Nabili ko siya sa Manila, sa Universe. Nang super sale price. So, mas mura siya. Dito, medyo mahal. Pero, meron kang 12% tax refund. So, okay na rin. Ayan siya. Let's see if I'll wear it today. And another one on my wish list is this shirt, also from Acne Studios. It's just a simple shirt, pero maganda yung quality niya. You have the logo here, Acne Studios. Sa gitna, maliit lang siya. Gusto ko nga rin yung black eh, pero hindi available. So I just got the white one. Ito yung mga tipong shirts na kailangan namin i-disclose sa laundry namin sa condo na. Ate, sorry ah, medyo mahal yan, so pakiingatan. So, hindi na kami nahihiyang sabihin yan para mas ano sila, careful. Kasi sayang naman, hindi naman mura tong shirt na to. And then lastly, this was not on my wish list, pero prior to our Euro trip, alam kasi namin na meron kaming pupuntahan na magsiswimming kami. So sabi ko, doon na lang ako bibili sa Zara. Zara yung layo ng Zara sa Fendi. So I got, ang ganda nung lalagyan niya. I got a pair of swimming shorts from Fendi. Grabe, first time ko ata bibili ng damit. Or pang-swimming. Pang-swimming ko lang to. From Fendi. Parang gusto ko, ang dami ko ang gusto tanungin dun sa SA. Although ang bait ng SA namin, taga-Egypt siya. Dami ang kwento. Gusto ko tanungin siya, pwede po ba ito sa salt water? Pwede. Ano po ba mga instructions nito? I originally wanted the black version of this. Kasi sabi ko, cool ako, ayoko ng mga sumisigaw. Ayoko ng classic na Fendi. Pero ending, ito yung binili ko, pinaka-classic. Kasi, nung sinuot ko siya, ewan ko, nagandahan ako. I got it in size 50. Yung 48 medyo maliit sa akin at sobrang ikli. So, size 50 is just perfect for me. And I feel like I can layer this with maybe a white polo, yung mga long sleeves na oversized, tapos loafers. Parang magandang vibe din siya. Pwede rin siya pang casual. Try natin i-style yan one of these days. So, that's it. Siguro awat muna sa shopping. I'm not sure, pupunta ba tayo outlet? So ngayon naman, pupunta tayo sa Fundacion Prada. Meron tayong gustong puntahan doon na, is it a bar or a cafe? Cafe. Cafe. Let's go! Mainit. Okay lang. Eh, nakatali eh. Tinali ko kasi baka maipit tayo sa mga tram. True. So ngayon magta-tram na lang tayo. Where's the tram? Ginagawa na yung Olympic Village. Ayan, Milano, 2026. So I think meron silang mga seasonal drinks. 1,400 athletes in the world. Wow, 1,400 athletes. So di ba LA, 2028? So baka ito, before, no? Paris, tapos Milan. Anyway, we're walking to Fundacion. So feeling ko dito nagpa-park yung driver ni Miss Hart. May fashion week. Ayan, no? Parang building lang namin to sa SDA, sa TAF. Hi.
Guys, galing kami sa Bar Luce. Hindi pala Bar Luce yun. Anong, ano mo? Reacts? Maliit lang pala siya. Tsaka parang mga dinikit lang yung mga tarpaulin. Ganun yung vibes. Pero eh, masarap yung food. Masarap. Yun yung ina-expect kong panini. Yung pag kinagat mo. Yung hindi ka magkaka-jawline. Hindi siya yung gummy or matigas. Perfect na perfect yung tinapay. Tsaka ang sarap ng prosciutto. Especially the fig sauce jam. Nakita ko yun sa vlog ni Ralph and Sam. Na nag-Milan din, I think, last year. So, nung pinapanood ko, parang screenshot ko talaga. Tinanong ko dun sa server na, what's this? Anyway, since medyo malayo yung next stop namin, nag-ano na lang kami, Uber. So, yung naririnig nyo, yun ang Christopher Mina. Guys, we're here at Mercato and overwhelmed na kami ni Bebo. So, sobrang daming options, hindi namin alam kung anong orderin or kung anong gine-crave namin. Imagine, nasa ano lang to, main train station, like sa central train station. So, ang galing. For me, Spritz. Thank you, madam. Ciao. Tip. Tip. Guys, I've been wanting to try Yugo Spritz. Let's see. Tignan natin kung masarap. Masarap. Sarap pero masarap yung Aperol. Although ito walang bitter aftertaste. Why? Why? Why mas masarap ang Aperol? Iba, I guess iba yung liquor nito. Search ko. Yugo Spritz is an effervescent. Effervescent? Para efficacent? Masarap yung Effervescent? Parang beroka? Combines prosecco, elderflower liquor, seltzer, lime, and mint. Guys, ang sarap dito. Ayoko na. Coach, black muna kita. Nakikita mo lahat ng mga kinakain ko dito. Hazelnut and banana. Guys, who wore it better? Angelic Manto or? Wow. Back ni ba? Zoom in natin. What? Next stop is Renacente. 8 floors of shopping. Oo nga. Yan, 8 floors. Guys, tinry ko yung Skims. 3.5 pesos or 56 euros ata. Comfy naman siya pero parang erisin. Bibili nila ako ng Uniqlo erisin. Tagal namin dun sa end. No? Na store, ayan. Daming friends eh. And ang dami mga Pinoy, ng mga workers, dami namin na-meet na Pinoy. Hi guys, we're back in our Airbnb. Akala ko... Pagod ka, no? Ano ba yan? Akala ko, pahinga day. Pero late na rin kasi kami nag-start ng day, so... Ang aga pa nang magsara ng mga stores dito, parang 7 or 8 p.m. So... Sabi namin, uwi tayo maaga kasi kailangan natin mag-empake for tomorrow since it's another transit day tomorrow. So, we just ordered KFC. Wala na sa mood mag-isip ng lokal. So, parang pahinga muna tayo sa mga pasta. So, we got some chicken, KFC mayo for our sauce, too hot for you, and sweet imperial. We also have some gravy here. Corn. Corn na dapat mashed potato. And... fries. Lang rice. But we're going to a different destination tomorrow, so
Abangan nyo yan sa next vlog. So we'll call it a night and see you tomorrow. Bye!